Good morning mga ka-True Parts, welcome back to another vlog. So ngayon po ay araw ng Martes. Meron akong kikwento sa inyo na kwentong kabutihan, no? Na ginawa o nagawa ni Kuya John John Delino. Kahapon kasi, nasa City Hall ako ng Quezon City at mag-meeting tayo sa TWG para pag-usapan yung ilang mahahalagang bagay. So, nag-yosi lang ako saglit sa baba, then umuwi na kami. So, yung aking katrabaho si Mark, nagpasama ako sa kanya. Medyo mabilis kasi yung takbo ni Mark ng motor. So hindi ko alam, no, hindi ko namalayan na nahulog yung aking cellphone. Actually, itong damit ko, blazer jacket ko, ito. Hindi ko talaga siya ginagamit pag nagmo-motor, no? Ginagamit ko lang siya pag nagkukotse ako minsan. Hindi ko lang alam ba't ito yung ginamit ko kahapon. Kasi ito nga pag nagmotor, dahil wala nga siyang, hindi nga siya nasasara. So, ang tendency pag hinangin yan, so lahat ng bagay na nasa loob ay nahuhulog. So, hindi ko na malaya na nahulog yung aking cellphone, pati nga yung sigarilyo nahulog din. Pagdating namin ng Visayas Avenue, doon ko naramdaman na parang ang gaan-gaan ng laman. Sabi ko, marking to tayo saglit. So nung huminto siya, kinapa ko yung bulsa ng blazer. Wala yung cellphone ko, wala rin yung sigarilyo ko. So hindi naman ako gaanong kinabahan, no? Pero iba kasi yung kaba kapag nawawalan ka ng mga bagay, pero hindi talaga ako kinabahan. Pero anyway, tuloy natin yung kwento. So nung naramdaman ko nga na walang laman yung blazer ko, sabi ko kay Mark, tara balik tayo ng City Hall, baka naiwan ko dun sa table, sa conference hall. So pagpunta namin dun, halos wala ng tao, no? As in talagang totally wala. Buti na lang mayroon pa mga naiwan na staff na nag-assist sa akin dun sa conference at binuksan kung saan ko nga nilagay yung cellphone ko. So, ang nangyari ay wala talaga, no? Ilang beses na namin binuksan, pati yung kabilang conference hall. Sabi ko, hindi ako pwede magkamali na dito ko lang siya nilapag. So, wala sa isip ko na nadala ko at bit-bit ko yung aking cellphone. So, yung isang staff ng HCDRD ay nagmumbuting loob, baka pwede nating i-miss call. So nung mini-miss call na yung telepono ko, sabi niya, sir, hindi po sinasagot yung tawag. Sabi ko, yun nga po ang problema ko, ma'am, kasi naka-silent mode siya. Kasi before the meeting ay, alam niyo yun, may tumawag sa akin. So kailangan kong i-silent mode. Kasi nakakahiya naman na nagiging yung telepono ko, nag-meeting kami. Anyway, yun nga, hindi ko na malaya na nahulog. So, wala kaming paraan para kontakin yung cellphone ko. Kasi si Mark, lowbat din yung kanyang cellphone. So, napilitan kami bumalik ng opisina. At pagdating nga dito, ay agad ako nag-chat doon sa mga kasama ko sa meeting. Baka naitabi nila yung aking cellphone. At sabi ko din sa isang staff natin dito na baka pwedeng i-miss call, baka sakaling sumagot. So yung unang attempt ay hindi talaga nasagot. Sabi ko, hindi talaga masasagot yun kasi naka-silent nga siya. O baka yung nakapulot ay nasa loob lang ng bag. So hindi talaga naririnig yung ring, no, yung tawag. Hindi rin siya naka-vibrator, no, para alam mo yung para tipid sa battery. Pero nung pangalawang attempt, may sumagot, isang dalaga. So siguro ito yung anak ni
ni Kuya John John Delino. Sabi niya, ito po ba yung may-ari ng ano, ng cellphone? Agad inabot sa akin ni Alvin yung ano, yung telepono. Sabi ko, sige, ito po si ano, ako po yung may-ari ng cellphone. Ah, saan po sila? Baka pwede po namin puntahan. So hindi na kami nag-aksaya ng oras, talagang pinuntahan namin, pinuha namin yung address, at yung address nila, dulong barangay yata ito ng Valenzuela, no? Yung sa may pulo, Valenzuela, sa barangay Isla. So nag-search muna ako sa ano, sa Google para sa direction. Pero dahil nga ayaw din makisama nung ano, nung Google, sabi ko tara na kasi medyo gabi na, kasi may lagnat si Tala. So nung binabaybay namin, talagang sobrang layo, mga ka-true parts, no? Kasi dumaan kami ng Nagkarohatan, dumaan kami ng City Hall, Dalandanan. So ganun siya kalayo. Pero syempre, dahil kaibigan natin si Magtanong, hindi tayo naligaw, no? Natuntun natin yung barangay Isla. Hindi ko alam kung gaano kalaking barangay yon. So nung nandito na kami sa barangay Isla, sa may Arco, tinawagan ko ulit yung telepono. Kasi hiniram ko pala yung telepono ni Alvin, kasi wala nga kaming pangtawag eh. So bit-bit ko yung power bank tsaka yung cellphone ni Alvin, para anytime pwede kong tawagan pag malapit na kami. So nandito na nga kami sa barangay Isla, sa may Arco. Tinawagan ko yung cellphone. Sabi ko, nandito na po kami sa may Arco, sa may terminal yata yun ng pedicab. So hanggang sa may isang nagbibisikleta na papalapit sa amin. Kayo po ba yun, sir? Sabi, opo. Di, sama po kayo sa akin, sabi ni Kuya John John, doon sa bahay nila, para makita niyo po yung aming community. Pumunta naman kami. Ayun nga, na nakapagkwentuhan kay Kuya John John. Tinanong ko kung bakit siya nandun sa City Hall. Sabi niya nga na may pasyente silang dinala yung kapatid niya. Sabi niya parang nasa stage 4 yung cancer ng kapatid niya. Kaya sinugod nila doon. Tapos sabi niya, may una daw nakapulot nung cellphone ko. Tapos sabi niya, doon sa nakapulot, parang kinpilit niyang kunin pa, kasi nga baka nga raw bumalik kami. Dahil siyempre, alam mo naman, pag sa panahon ngayon, yung cellphone ay pwede siyang mabenta. Actually, itong cellphone na to, mabilis talaga siyang mabenta. Pero yun nga, hindi siya pinag-interesan. Sabi pa nga daw ng mga anak ni Kuya John John at ng asawa niya na isoli mo yan kasi hindi yan sa atin. No? Which is tama. Yung ginawa ng pamilya ni Kuya John John, at napaka-bait. Pero first time ko, mga ka-true parts, na mawala ng bagay na mahalaga, pero hindi ako kinakabahan, no? Hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung dahil mabait yung nakapulot, pero hindi talaga ako kinabahan, no? Nung nawala yung cellphone ko. Pero nag-aalala ako doon sa laman ng cellphone. Kasi nandoon lahat ng pins, ng credit card ko, ng online banking ko, yung GCash, no? Nandoon yung naka-store, tapos may mga mahalagang bagay sa telepono ko, no? At syempre yung contact number, mahirap mag-request, no? Lalo na yung number natin ay naka-line. So mahirap mag-request sa mga sa telco. Alam nyo naman yan na pahirapan lalo ngayon. Na yun yung iniisip ko, yung number, kasi maraming tumatawag sa atin ng mahalagang bagay. Actually, may mga tumawag na rin sa akin sa Messenger, hindi nila alam na nawawala yung cellphone ko. So parang kinausap din nila yung si Kuya John John, o yung anak niya, na yun nga, na napulot nga ni Kuya John John yung cellphone. Pero yung aral dito, mga ka-true parts, no? Napakarami pa rin talagang mga mabubuting tao sa kabila ng sitwasyon natin ngayon, yung pandemya, no? Panahon ng kagipitan, pero
nakakabilib no, yung pamilya ni Kuya Jonjo na talagang hindi sila nag-interest doon sa cellphone, bagkus ay bukas loob nilang isinoli ito sa atin. Nakakabitin, no? Nakakabitin yung pagkikita namin ni Kuya Jonjon. Kasi nga, gusto ko makipagkwentuhan, mas marami akong kailangang alamin. Pero dahil nga sa gumagabi na, so kailangan na rin namin umuwi. Tapos si Mark ay hinahanap na rin ng kanyang magulang. No? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa mga katrupards na may mga ganung, marami pa rin talagang Pilipino na may mabubuting kalooban, no? May mga natatagong kabutihan sa kanilang mga puso, no? Lalong-lalo ngayong magpapasko. Tapos sa kabila ng sitwasyon ni Kuya Jonjon, yung kapatid niya ay may sakit, no? Siguro kung sa iba-iba yun hindi na siguro na ibalik yung ating cellphone. Pero aral doon, gaano man ka kaliit o kalaki yung bagay na nakuha natin na hindi natin pagmamayari, ay kailangan nating ibalik, no? Sa kahit anong pamamaraan. Pero ang mga katroopers, baka nagtatanong kayo, no? Inaloko ba ng pera si Kuya Jonjon? Binayaran ko ba siya? Never ko pong ginawa yon, no? Never ko pong ginawa yung mga katroopers. Kasi tandaan nyo, ha, mawalan kayo ng mga bagay na may nakapulot ng iba, wag na wag kayong magbibigay ng pera. Alam nyo kung bakit? Kasi iniinsulto natin yung pagkatao nila. Tandaan nyo po yung mga katroopers, bilin niya ni Drake Boji Vlogs. Wag na wag kayong magbibigay. No? Kung mayroong tulong man na ibibigay ako kay Kuya Jonjon, ay sikreto yon, no? Sikreto yon. So paghahandaan natin yan at abangan nyo yan sa aking vlog. Gusto ko lang din ibahagi ito kasi napakaganda ng mga ganitong karanasan na hindi dapat pinalalampas, no? Na kailangan makita ng mga tao na may mabubuti talagang tao pa sa paligid natin, no? At marami pa sila. So ayun. So never akong nakaramdam ng kahit anong panghihinayang bukod dun sa pag-aalala ko dun sa napakahalagang bagay na nasa loob ng aking telepono. At maraming salamat Kuya Jonjon. Sana dumami pa yung katulad mo at proud yung iyong mga anak at pamilya at mga kapatid mo sa ginawa mo. Basta, abangan mo yan Kuya Jonjon, no? Hindi ko sasabihin kung kailan kasi nga sorpresa nga, 'di ba? Pero yun. Napakasaya ng umaga po natin, no, kahit napagod tayo kahapon, kakaikot. So, hanggang dito na lang tataplusin yung itong vlog na 'to. Tandaan niyo yung aral na ginawa ni Kuya Jonjon, ni Kuya Jonjon Delino, no? Ay sana tularan ng mga bata at ng mga kababayan natin, no? Na marami pa ring nagumawa ng mabuti sa ating kapwa. Gaano man kaliit, gaano man kalaki, ang mahalaga ay yung kabutihan. Lalong-lalo ngayong magpapasko, gumawa tayo ng mabuti. At sa kapatid ni Kuya Jonjon na mayroong karamdaman, ay dalangin namin na gumaling siya, no? Bigyan pa siya ng mahabang buhay. At syempre sa huli ay pagpalain yung buong pamilya ni Kuya Jonjon, no? Na napakabuti po ninyo. So maraming salamat muli Kuya Jonjon at sa anak niya na sumasagot sa telepono, sa asawa niya. Thank you very much po. Maraming salamat po ulit. So sa mga nanood ng vlog na to at mayroon kayo natutunan, huwag pong kalimutang i-share para mas maraming makanood. At huwag kalimutang mag-thumbs up at i-click po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking vlog.
So hanggang sa muli mga ka-two parts, maraming salamat, paalam.